O para sa ilang palaala. Sa oras ng buong misa, panatilihin po na nakasuot ang inyong face mask sa loob ng shrine. Sundin po ang agwat na 1 metro sa isa't isa. Dalasan po ang paggamit ng alkohol. Sa oras ng banal na komunyon, isasagawa po ito sa pagkakasunod-sunod ng mga hanay. Mangyaring sundin ang mga ushers o ang mga direksyon na nasa sahig. Sa paglabas naman, gamitin po at gitnang pintuan. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa dambanang ng Dioceses ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Lungsod, Quezon. Tayo po ngayon ay nasa 8th araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Alfredo Rolion Jr., SVD. Tumayo po ang lahat, magsisimula na po ang ating misa. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga, Father. Yan, tayong naririto sa shrine at yung mga sumusubaybay sa atin, kasama natin sa pagdiriwang sa pamamagitan ng live streaming. Isang araw na lamang ang ating pag-Misa de Gallo. At nawa ay tayo ay patuloy na nakasubaybay sa inilalahad sa atin na mga pagbasa na kung saan inihahanda ang ating mga puso sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sa ating pagganap sa banal na misa, tayo ay dumulog sa Diyos. Hilingin natin na linisin ang ating mga diwa, linisin ang ating mga puso na sa halay ay puno, upang tayo maging karapat-dapat tumanggap sa biyaya ng sakramentong ito. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon naming Diyos, Ari ng langit,
Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadalo ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan
sa mga saring guro at patnubay. Sa mababang loob, siya'y layong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at sa tagapagturo ng banal na tipan. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Aring batong panukulan sa ligan ng sambayanan, halina kaming idangal. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyata nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Mare, ano ang latest? Ayan, may nanganak daw yung matanda na nagbuntis. Eh, gawa-gawa ko lang naman yun. Sapagkat ang sinasabi sa Ebanghelyo natin
ay may nanganak nga. At ang mga nakarinig, nakaalam ng balitang ito ay nakigalak kay Elizabeth, nakigalak kay Zacharias na ama ng bata. Subalit noong siya ay pangangalanan na, ay nagkaroon ng mumunting kontrobersya sapagkat ang ipapangalan sa kanya ay hindi pangkaraniwang pangalan na nagmumula sa lahi, sa lipi ni Zacharias. Kung sa atin, siguro ang ipapangalan sa kanya ay Zacharias Jr. O kaya yung something that will mirror or tell us who is the father. Pwedeng Bar, di ba? Bar Zachariah. Dahil siya ay anak ni Zacharias. Parang si Bartimeo na anak ni Timeo. Subalit ang pinili nilang pangalan ay John. Nasa pakahulugan ay sinasabi rito na, well, it is a name called Yohanan, which means grace by God. And probably it reflects of what happened sa buhay ni Zacharias at saka ni Elizabeth. Pareho silang naglilingkod sa Diyos. Subalit, hindi sila nabiyayaan ng anak. At nung papangalanan nga nito, ayun, marami ang nagsabi na walang may ganyang pangalan. Saan ba, hindi ba matatapos itong mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa buhay ni John the Baptist, yung kanilang anak, and of course, yung si Zacharias at si Elizabeth. At dahil nga dito ay magtaka ang mga tao. At hindi lang yun, na pansin nyo na sinabi rin dito na ano, yung nakapagsalita na yung kanyang tatay na noon ay napipi na bago pa iluwal si John the Baptist. At yun nga, dahil sa maraming ganitong pangyayari, ang mga tao ay nagtanong. Sabi nila, ano kayang mangyayari sa batang ito? Though they acknowledged that the hands of God was with him. Alam nila na may kinalaman ng Diyos sa kanyang pagsilang. And many of them, more likely, baka nga yung kanyang mga magulang, ay hindi na nakita, no? Kung ano ba ang nangyari sa buhay ni John the Baptist. O maaaring marami sa kanila ay hindi pa narinig o hindi natatandaan kung ano ang mga sinasabi ng propeta noong una. Siya ba yung sinasabi ni Malakay? O si John kaya ay ginawa, no, out of the mold of Elijah as a prophet? Ayoko man pangunahan ang pagbasa ng Ebanghelyo kinabukasan, pero ang pagbasa ng Ebanghelyo kinabukasan ay maglalahad sa atin ng awit ni Zacharias. Si Mary may awit si Maria kahapon. Si Zacharias meron din siyang awit tungkol sa kanyang anak. Na ang isa siguro sa pinaka-famous line doon ay, "For you, my child, shall be called the prophet of the Most High." Ikaw, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. The rest will be read tomorrow at ibabahagi ng magsasermon na pari para sa ating pagdiriwang. Subalit, ano ang masasalamin? Ano ang makikita natin sa mga pagbasa ngayon? Sa unang pagbasa, sa pagpapahayag ng pagdating ng isang propeta, sa pagbabasa ng Salmo, na kung saan ay sinasabi na, well, itaas niyo ang inyong tingin sa Panginoon sapagkat darating na ang ating kaligtasan.
at sa Ebanghelyo ngayon. Well, sinasabi rito na itataguyod ng Diyos ang mga aba. Kasama na rito yung magulang ni John the Baptist. For Elizabeth, which was called barren for a long time. Alam niyo, isang, hindi naman siguro trahedya, pero sa mag-asawa, lalo na nung panahon ng ating Panginoon, ay sila ay nagmimithi ng magkaanak. Pag wala kang anak, ay tila baga hindi ka biniyayaan ng Panginoon na kung saan ang mga bata, mga anak, well, katulad pa rin naman sa panahon natin, ay itinuturing na biyaya. No? Binibigyan ng galak ang sanlibutan. Magagalak. Bagamat may karoong, mayroong kaunting pagbabadya ng pagbabago, paglilinang, sapagkat ang darating na maghahanda sa daraanan ng Diyos ay tila bagay yung tinatawag nating refiner's fire. Apoy na naglilinang. Apoy na kung saan ay susubok kung ang isang bakal ay tanso, ginto, pilak, o isang bakal na walang halaga, na nangangahulugan na tayo rin sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon ay pinapaalalahanan tayo ng mga apoy na naglilinang sa atin. Katulad ng mga propeta, katulad ni John the Baptist o ni Juan Bautista. At sa pamagitan din ng ating mga pagbasa, tinuturoan tayong tumugon sa mga pangyayari sa ating buhay nang may pananampalataya. Kung hindi man ang mga pagsubok natin ay katulad ng kay Zachariah at saka kay Elizabeth, tayo ay paulit-ulit ding napapaloob sa iba't ibang pagsubok ng buhay. At tayo ba ay tutugon ng may pananampalataya? Tayo ba ay magkakaloob ng sarili? Katulad ni Maria na sinasabi, maganap nawa sa amin o sa akin ayon sa wika mo nung ipahayag sa kanya ang pagdating ni Jesus. O kaya naman ay kay Elizabeth at kay Zachariah na naghintay ng napakahabang panahon, na naniwala sa Diyos, na sumunod nung sinabing pangalanan niyang John, sapagkat nasa salamin sa kanya ang kabutihan ng Diyos. At, of course, sa buhay ni John the Baptist. Buhay na inilaan sa Diyos sa paghahanda sa daraanan. At through John the Baptist, nasisilip natin. Of course, the revelation no, was completed by Jesus. But sa pakikinig natin kay John, ay nakikita natin kung sino ba itong darating. Habang tinutupad ni John ang mga propesiya noong araw, ay inilalahad sa atin na ang Mesiyas ay darating. Si Kristo ay darating sa buhay natin. Kung nakikita natin that God is at work in Him, eh ito rin siguro ang maaari nating pagnilayan. That is God at work in us. Mas malimit siguro sa hindi, eh parang, Father, parang hindi. Kahit ang inyong lingkod, paminsan-minsan, ay nagkakaroon din ng mga yugto sa buhay na kung saan ay para bang mas nananaig ang kasamaan kaysa kabutihan. O kaya naman sa pag-uugali, minsan ay kinaiinisan ng iba. O tayo ba ay ganun din? O ang buhay natin ay kasiyasiya sa kapwa? Ang buhay ba natin ay salamin ng Diyos na nasa ating mga puso?
lalo na kung tayo gumaganap sa imbitasyon ng pagmamahal sa kapwa, imbitasyon sa pagtulong sa pangangailangan, at imbitasyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At kung ganoon, sabihin natin, Lord, nawa sa pagsapit ng Kapaskuhan ay matutunan namin na magpasalamat sa iyong biyaya. The word John ay nagpapahayag ng iyong kabutihan. Nawa ay matuto kaming magpalalim ng pananampalataya. Sinasabi nga sa Catechism of the Catholic Church, no? By faith, man completely submits his intellect and his will to God. With his whole being, man gives assent to God, the revealer. At ang pangatlo, nawa ay masalamin sa atin ang kabutihan na ipinahahayag ng Diyos. Sapagkat tayo man sa mga mumunting paraan ay kababa na agan din na ang Diyos, ang kamay ng Diyos ay nagtatrabaho sa ating buhay. Amen. Magsitayo po. Pinangalan ng Juan, ang anak ni Zacarias, na nangangahulugang pagpala ang Diyos. Kami dumadalangin ngayon, Ama, nang may pananalig sa iyong pag-ibig at pagpapala. At ating itugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Mapakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob mo sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bawat mananampalatayang mamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Biyayain mo ang aming mga frontliners na patuloy na makipaglaban sa salot ng COVID-19 virus ng lakas ng loob at tibay ng pananampalataya sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Pahalagan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pinangakong nakapagkaloob sa binyag ng aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Matuto nawa ang lumingap sa matanda, sa nakakatanda, sa may sakit at nangungulila, at sa mga biktima ng sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Makapiling mo nawa sa buhay ng walang hanggan ang mga kapatid namin pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming bayan. Sa ilang saglit ng katahimikan, ating ipinalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama naming mapagpala, tunghayan mo ng may awa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Magsikap nawa kaming masunda ng iyong kalooban upang matagpuan kaming karapat-dapat sa mga kaloob mong dakilang pagpapala, ang pagdating ni Hesus Kristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Emmanuel, come, Lord Jesus.
just is, Lord, Maranatha. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin nang may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa. Ganon din ni Honesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Kaya magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiyo po. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita nang parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen.
labing kay dilim. Sa langit sumilay ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning. Nabigay ng tanglaw sa bawat nilalang, ang anak ng Diyos ay sumilang doon sa bayan ng Bethlehem. May isang talang nabinig higit sa liwanag ng mga tuwing natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo iyong iniayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa pagdating ng manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birhen
at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat sa aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiluhod para sa orasyo emperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isipan at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaan ng walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malambansan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpawasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagdiya mo kami sa lahat ng kasamaan, mawalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calonsod, San Arnold Johnson at Joseph Brainanimitz. Magsiupo po para sa ilang anunsyo. Our Shrine's Christmas Mass for Simbang Gabi is on December 23 at 8 p.m.
Missa di Gallo will be on December 24 at 4:30 a.m. Christmas Eve Mass on December 24 at 8 p.m. During this period, there will be no 6:30 a.m. and 6 p.m. Masses on weekdays. On Christmas Day, December 25, Masses will be on 8:10 a.m., 4 and 6 p.m. These Masses will be live-streamed and open to the public. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards, such as physical distancing, wearing of face mask, use of sanitizer, and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination cards or IDs to be presented at the entrance. LED screens are also available outside the shrine for our drive-by mass goers. Regular Mass schedule will resume on December 26. Schedule of confession is every Saturday from 5 to 6 p.m. The shrine calendar for 2022 is now available at 50 pesos each. You can buy them outside the church or at the shrine office. The book of Father Jerry Orbos, SVD, Cleansing Moments, is now available at the main entrance of the shrine, sold at 120 pesos. Thank you very much, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Magsitayo po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating nang may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Salamat sa Diyos. Ay nagsipagandog ng tanging